Hello mga kasari, welcome back again to my YouTube channel. It's me, Shamay Javier. Today is Thursday, December 2, 2021. Ayan, nangangapapa ako guys sa sasabihin kong date kasi medyo naninibago ko, nasanay kasi ako ng November. So by the way, ang vlog na ito is about doon nga sa ating alak pa rin. So, medyo lumalakas talaga ngayon, guys. Share ko lang sa inyo. Lumalakas yung Grande at Redhorse dito sa aking sari-sari store. Noong Monday, ay nagpa-deliver ako mga kasari, November 29. And ngayon, December 2 lang, ubus na po yung aking Grande. At yung aking Redhorse ay kakaunti na lang. So, kanina-kanina lang ay nag-text na ako dun sa malapit na pinagkukuhanan namin dito kasi yung sa taga Mendez mga kasari is sa Monday pa ang delivery nun. So kung hihintayin ko pa yung delivery nila ng Grande at Redhorse, sayang naman ba diba yung mga bibili ng araw ng Biyernes, Sabado at Linggo ba diba? So ilang araw pa yung lilipas bago dumating nga yung ahente ng Mendez. So napag-isipan ko na magpa-deliver na lang pero nag-text ako at hindi pa sila guys nagre-reply. Siguro hindi pa nababasa yung aking text. Kaya ngayon hintayin natin guys. Ipapakita ko sa inyo kung ilan bang Grande at Redhorse at kung meron pa akong ipapasabay na delivery. So i-haul and pricing ko po iyon sa inyo lahat-lahat. One eternity later. Hello po sa inyo mga kasari at ngayon po ay araw ng Friday, December 3. At kahapon nga po, December 2 ay nakapag-intro na ako. Kaya makikita nyo sa unahan ng video na to ay iba yung suot kong damit. Kasi ngayon lang po dumating yung delivery natin or yung ahente natin ng Redhorse at Grande. So ngayon po mga kasari ay isha-share ko sa inyo kung ano-ano ba yung kinuha ko kanina. Kanina-kanila lang kasi kaka-deliver lang nito. Fresh na fresh pa yung aking Redhorse at Grande. Plus, meron pa po akong in-order na Sting at Mountain Dew. So, ngayon guys ay ipapakita ko na sa inyo isa-isa at i-haul and pricing ko din sa inyo para malaman nyo kung magkakapareho ba tayo sa ating mga lugar ng puhunan sa Redhorse at Grande at mga ilan pang inumin. So, let's start na mga kasari. So, eto na po mga kasari. Bali, naipasok ko na po yung bagong deliver na Redhorse at Grande. Ayan na po siya lahat. At meron na po tayong 8 case ng Redhorse at Grande. Bali, nakapaglagay na po ako sa rep. Kaya kulang na ito, itong ating Grande ng 4 na peraso. Nandun kasi guys, yun yung aking receiving area. Yan, may batsa na yan. Diyan inilagay kanina nung nagbababa pa lang nitong ang mga alak. And then, meron din tayo ditong pinasabay na 2 dosenang Sting at 1 dosenang Mountain Dew. So, ito guys, kaya meron dyan 2 Redhorse is tinanggal ko kasi siya dito sa rep para nga makapaglagay ako ng Grande. Kasi kagabi, dinamihan ko na yung Redhorse kasi Redhorse nga yung meron lang ako. Kaya naparami yung lagay ko ng Redhorse sa rep. Kaya nagbawas ako ng 2 para meron akong mailagay na Grande. So ngayon guys, ito yung resibo nila. Bale sa akin na nga humingi yung babae kasi malapit nga lang dito. Kinuha niya to, pahingi daw ng kaperasong papel, tsaka hiniram niya yung aking calculator. Ito lahat, 4,379. Lahat-lahat guys, yung aking napagbayaran doon sa aking ahente. Bali, kumuha ko sa kanila na 4 na Grande, which is 528 ang isang case. Ayan po siya. 3 ito. May isa pa sa ilalim, isang layer. 3 case plus itong bawas na, kaya 4 na Grande. And then, 3 Redhorse. Ito po siya mga kasari. And then yung isang Redhorse na nandun sa ilalim is yung tira nga natin nung nakaraan na kinuha ko sa kanila nung Monday lang. So meron na tayong total of 8 case ng Redhorse at Grande. So diba guys, mapapawaw na lang kayo kasi nagsimula lang talaga ako sa isang case at ngayon meron na akong 8 diba.
So, siguro bago magkatapusan ng December, meron akong 10. So, hoping na magkaroon tayo ng 10 case, madagdagan pa sana ng 2, 'di ba? Hindi malabo 'yun mga kasari kung magpapatuloy-tuloy yung benta natin ngayon na malakas sa Redhorse at Grande. So, kulang ako guys ng 11 dun sa 6 na case. Kulang ako ng 11 na bote. Kaya ayan, nag-deposit tayo ng 55 pesos. Tapos doon naman, 'di ba, bumili ako ng isa pang case, 86 pesos sa kanila plus yung deposit pa doon sa 6 na bote. At ito yon sa resibo, 111 pesos. Tapos yung dalawang sting guys, yung isang dosena na sting ay nagkakahalaga ng 168. Ito siya mga kasari, sting na red, ayan lumaglag. Sting na red na 300 ml, dalawang dosena yan. Kaya ang nakalagay dito ay 336 plus ito namang Mountain Dew na 295 ml. Ang puhunan sa kanila is 133. Ito guys, tag 15. At ito namang sting ay tag 20 pesos sa akin. Hindi na ako guys na-order sa Pure Gold ng sting yung 350 ml kasi medyo pricey. Dito na lang sa ahente ko. And ayan na yung ating... Yung bentahan ko pala guys ng Grande is 110. Same na rin doon sa Redhorse. Tinulad ko na lang din mga kasari para medyo kumita naman tayo, ba? Diba? Hindi naman palaging sinasauli ni Tomer yung mga bote, pahirapan pa kahit walang deposit. So, ayun, may dagdag na rin tayo sa Grande, ba? Diba? Mas magkaiba naman sila ng presyo pero tinulad na lang din natin na ang bentahan natin is 110 pesos. Plus guys, kapag... Yun nga, taga malayo, nagde-deposit ako ng 5 pesos, kaya total na 115 kada isang bote. So, ayan mga kasari, yung ating Grande at Redhorse. So, sana maubos siya, kasi by Monday, meron ulit dadating na iba namang ahente from Mendez, Cavite. So, sana makaubos tayo ng kahit 3 case para meron naman tayong mabili doon sa ating original na ahente na kada 2 weeks lang kung dumaan dito. Mas madalas na tuloy akong kumuha dito sa malapit lang sa amin kasi nga walking distance lang. Pero hindi ko nilalakad mga kasari kasi ayun nga wala akong kasama. At panay lalaki kasi yung ano doon nagbabantay. Kaya alam niyo naman. Kaya ayan mga kasari, sana nagustuhan niyo yung pag-update ko sa inyo ng ating mga Grande at Redhorse. Happy selling po sa inyo mga kasari. Thank you so much for watching. Bye!